Hai mga kamaster, i-share ko lang sa inyo ang 360 Toyo Diecasting Machine dito sa South Korea. Intro muna tayo, mga kamaster. Yun po mga kamaster, yung ladle sa 360 Toyo Diecasting Machine. Ladle po ang tawag niyan sa magkuha ng aluminum galing sa furnace. Sa dadalhin doon sa putas is saka siya magtira. Pagka tapos ng tira, may cooling time po yan na 7 seconds. Kukunin sa extractor, dadalhin doon sa likod ng kamaster. Saka siya mag-spray, pagkatama sa sinter doon sa likod, pababa yung spray ng kamaster. Ang molde na sa itong mga kamaster, may core. Yung core, yun ang core, yung pumapasok in at saka out. Saka pakita ko sa inyo yung cylinder sa core, yan po sa taas. May dalawang hooks po yan. Kailangan po yan ng langis na paghila sa core at saka in or out. Ang hose niyan, bali dalawa pong hose yan sa cylinder. Yan po mga kamaster, share ko lang sa inyo para makita ninyo. Yan po yung extractor, yung robot o kamay ng machine para kuha ng items. Yan po yung nasa video. Yan po para kuha ng items doon. Saka yan, madalhin dyan sa conveyor. Pagkatama sa sensor, yung may kulay green sensor po yan. Saka bababa yung spray. Doon. Maganda pag automatic kasi hintay ka na lang sa item sa likod. Hindi pagaya ng manual. Ikaw mag-spray, ikaw ang kukuha sa items pag mag-manual. Ang automatic, hayahay kasi yan lang sa conveyor, dadaling yung items, abangan mo lang doon mga kamaster. At saka ipakita ko sa inyo kung anong ginagawa ko dito. Yung yan, malinis na po. Tinatanggal ko po yan dyan, abangan mo dyan sa likod kasi pag mapuno na, hindi pwede mapuno, magalit ang korekong pag mapuno na yung misa. Kasi mapuliyang na orijik. Yun po yung overflow na sa gilid, yung maliliit. Yun po ang tinatanggal ko dyan. Pupukin lang po yan din ng aluminum. Saka yung base, ito po yung base na hinawakan ko ng plies. Saka doon din hawakan ng extractor dyan o robot yung base. Unahin mo yung overflow sa gilid at saka yung hinawakan sa plies, huli na yun. Yun po ang ginagawa ko dyan. Automatic po yan mga kamaster, maganda po yan pag automatic kasi hihintay ka na lang items. Yun po yung overflow na maliliit. Ang tawag sa items na yan, yudo hood mga kamaster. Ano lang yun, yung parang junction box sa kurente. May nakita na ako dyan na parang junction box, may mga wire po dyan pasok. Yan po, yudo hood po ang tawag niyan sa item sa yan dito sa Korea. Minsan lang po iyan po yan gagawin kasi siguro sa magdepende sa order. Aluminum po yan mga kamaster. Yan po, maganda pag automatic talaga kasi hintay ka lang dyan tapos mag ano, titingnan mo lang din ang pulyang, kung may pulyang o reject, tapos yung pin, kung na pin ba, kasi may pin yan, apat na pin yan, yung lagyan ng tornilyo, 2-3-3 done. Yun po, araw-araw. Ngayon lang ako nakapisto dyan sa 350 kasi nagsiyo yung
ano dyan, yung si Renato nag-show, kaya ako ang dyan. Yung tawag sa NCO, yung walang pasok, yun po, nag-exhibition pa ako. Kaloko. Yun po mga kamaster, salamat sa panonood sa video ko na to. Saka don't forget to subscribe my YouTube channel and click the bell button para ma-updated kayo sa mga bago kong upload na video tungkol dito sa trabaho dito sa Korea. Thanks for watching and salamat sa suporta sa YouTube ko. Tsaka yan po ang natapos na, nasa Chroma. Ayan, kinamada ko na. Yun po yung mga natapos na sa malinis na po, walang overflow, walang base. Nilagay namin din sa Chroma. Chroma ang tawag niyan. Sa bakal na Chroma. Yun po mga kamaster. Yun po ang gawa namin. Yun po ang 350 Toyo die casting machine. Yun po automatic. Ang ganda ng automatic kasi titingin-tingin ka lang kung mag-error ang makina. At saka pakipalo na lang din sa IPTPH ko, Rolex Channel PH. Salamat. At saka don't forget to subscribe my YouTube channel mga kamaster. At salamat sa inyong suporta sa YouTube channel ko. Bye bye. Paalam.